So, magandang gabi po sa inyo lahat. At sa lahat ng ating viewers ng Beyond Networking, kumusta po kayo lahat? Kung nasa manlupalop po kayo ng mundo, ay na-miss ko po kayo. Kaway-kaway naman po. At soundcheck kung narinig niyo po ako. So sa mga kaka-tune in lang, magandang gabi. Nasaan po kayo ngayon yung palop ng mundo? Comment nyo naman at anong ginagawa nyo. Ayan. At yan, pwede nyo na po i-share to sa mga wall nyo para bago tayo mag-start, diba, makita na ng mga friends nyo, mga leaders nyo, downlines nyo. Yan. So gusto ko batiin lahat ng viewers ko tonight, especially sa mga graduates po ng Brightest Day, June of 2017. Tama ba? 2017 ngayon, no? Kakatapos na ng Brightest Day with last... Hindi ko nagkakamali, Thursday, 15, 16, 17, yan. So, kamusta kayo mga graduates ng Brightest Day? At dumami na naman tayo ng mga professional networkers na marunong makipag-usap, marunong mag-recruit, at marunong makipagkwentuhan sa maraming tao. Kaya enjoy po, nag-enjoy po lahat ng students ng Brightest Day. Maraming iba nakapagpa-pay-in, dumami ang mga kailala, mga downlines, ganyan. So yun, gusto ko batiin ang mga viewers natin, si Michelle Manilay, Hong Kong, si Cynthia Peralta, si Jay Torrenueva, si Jerome Borja, si Evelyn Abaya, si George Rivera from Mandaluyong, si Amy Oscales, April Ortiz of Nueva Ecija from Japan, si Akio Takarabune. Okay, Mary Labarias from Taguig. Genoviva Balin from Hong Kong. Ay, sa Hong Kong pala, darating ako dyan next month. So, kung na-miss ko liya Hong Kong, babalik po ako dyan. And, ano pa ba? Sa July 1, okay, kung taga north po kayo ng Luzon, either Ilocos, Pangasinan, Baguio, darating po ko dyan, July 1. Kontakin nyo lang po si Kuya Jazz. Okay? Wait nyo lang, ipopost ko rin naman sa page ng Beyond Networking yung schedule. Kaya abangan po yan. Si Virginia Ducusin, si Merly Calamba, yes, graduate po yung Brightest Day. Si Queen Kasanay, graduate din. Si Marisa Pusta, Billy Joe, yes. Ayan, graduate din yan. Maribel Pahuyo, ang Kalokas. Si Rika from Kabangkalan, si Tubi Mero, si Chris Mabasa, si Liz Landico from Hong Kong. So, kung kaka-tuning mo lang tonight, ang topic natin is how to make money, paano magkapera. At kung kaka-tuning mo lang, pwede mo to i-share sa mga wall mo, group chat, groups, para malaman ang ating mga friends na mag-start na tayo. Okay? Yan. So, before tayo mag-start, baka meron po kayong mga questions na gusto nyo itanong sa akin before tayo mag-proceed sa ating topic. Okay, kasi ang topic na nito na is paano magkapera. So para to sa mga taong wala pang pera or nag-i-start pa lang magkapera, ay magbe-benefit sila dito. So kahit na networker man o hindi, empleyado or basta tao lang na gusto magkaroon ng pera,
magiging matutuwa kayo sa ideas na makukuha niyo today. May tanong dito si Roldan Gana din. Kailan daw ako sa Taiwan? Wala pa akong schedule sa Taiwan eh. Pwede nyo siguro ano, pag-usapan ng mga ka-team mo dyan. Kailan ba tayo pwede mag-organize dyan, diba? Let's inform nyo ako. Okay. Si Mark Cabby. Ang question niya, how to close deal? Paano mo malalaman kung bibili na ang prospect? Okay, ang pinaka-basic na sagot dyan, Mark, is saka mo naisipin yung close deal. Ang pinaka-importante na alamin mo is paano ba masusolusyonan yung problema ng kausap mo. So, before mo sila close deal, dapat tandaan mo na ang re-recruitan mo lang ang bebentahan mga taong may problema. Because ayun ang purpose ng business is mag-solve tayo ng problema ng maraming tao. Okay, si Maine Baluarte. Team Champions, kamusta? Si James Gabriel, okay lang ba mag-invest sa insurance yung spare money lang? Ano yung tanong niya? Pwede naman, isa lang yung insurance sa mga pwede mong pwedeng lagyan ng pera. Okay. Pero pinakamaganda pa rin, meron kang business. Business is better than insurance. Si Jerome Borja, ano po kaya magandang sideline bukod sa work? Depende kung ano ba yung skills mo. Okay, sa buhay, kung wala ka masyadong skills, wala ka masyadong magagawang sideline. At kung marami kang skills, marami kang pwede ma-sideline. Okay? Si Jane Escanio. Hi sir, paano po ba makontrol ang galit at pagkainis? Okay, maganda naman yung question mo. Of course, napaka-importante na matutunan mo control ng mind mo. Okay, dapat positive attitude ka lagi. At saka, dapat yung diet mo din ayusin mo. Iwas ka sa mga bagay na naka-messed up ng brain natin. Especially mga processed food sa mga matatamis. Oh, si Roda Sikat sabi niya, maganda bang isabay ang aim sa mga ibang negosyo? Pwede naman. Okay? Wala naman nagbabawal na hindi mo isabay ito sa ibang negosyo. Pero nga lang, pag halimbang main business mo aim global, make sure na pagbutihan mo siya. Kasi mga iba, pag kumikita sa aim, corner ng business ang inaatupag para karon. So, make sure na kung kumikita sa main business mo sa network, dapat pagbutihan mo siya. Tapos, yung mga ibang business sideline mo lang. Kasi kung ano yung nagpapasok na mas malaking pera sa'yo, dapat doon ka mag-focus. Either na network ba siya o traditional. Okay, meron tayong mga spammer. Hindi ko babanggitin. Akiho Takarabuni. After nag-join, ano ba best gawin sa member, lalo na sa online? Kahit naman online or offline, best na gawin, dapat ma-train siya maayos. Kung ayaw niya mag-training, sabi nung mag-quit na siya. Kasi napaka-importante mag-training para maintindihan mo yung para patakbuhin yung negosyo mo. Okay, si Paul Torreliza, kamusta? Si Alona Miran, si Abby from America, miss ka na rin namin. Alam po, darating ka na sa August, kikita-kita naman tayo. Si Percival de Guzman Corpus, sabi niya, isa akong sundalo na mag-full-time sa AIM. Paano ko ma-handle ang business ko dito bilang freshman sa ganitong business? As usual, bilang sundalo, kung sundalo ka, matagal ka nag-training. Pero hindi na ang kailangan mo dito, mag-training ka na mag-training para matutunan paano patakbuhin yung negosyo mo. Okay? So, good news. 200 viewers na po tayo tonight. So, sa mga kakatunin lang, ang topic natin for tonight is paano magkapera. Kung kakatunin mo lang, i-share mo na ito sa wall mo, sa group chat, o sa mga groups para mag-benefit yung mga friends mo or mga leaders mo. Ano? Okay? Si John Paul Calios, paano maging madali na pagsabay ng traditional business at network? Ano lang, JP? Ano lang? Time management. Hindi pwedeng sabog yung schedule mo. Dapat meron kang time para sa business at meron traditional business.
either ano, kontrolin mo yung oras mo o yung oras magkukontrol sa iyo. Si Marilu Veloso from Singapore, si Michael Laya, Estela Anoilo from Bulacan. Okay, sa mga ready na, huwag kang matutunan ang topic natin for tonight, type nyo nga, yes, I'm ready, para mag-start na tayo. Pag-uusapan natin tonight is paano magkapera. Alright. So, sa mga ready na, pag-uusapan natin. So, magkakaroon tayo ng series again ng episodes, which is pag-uusapan natin for the next four weeks pag-uusapan natin paano magkapera at kumita ng pera at iba't ibang mga paraan, ideas na pwede mo i-apply sa personal na buhay mo. Okay? So, anyway, mag-start na tayo. Ang muna natin pag-uusapan tonight is kumaga, ano ba ang pera? Okay? Ang pera, sa terminology natin ngayon is a medium of exchange. Unang panahon, ang pera, kumbaga, wala actually pera eh. Noong unang panahon, barter system lang tayo. Alam mo yung barter system? Kung meron, kung gusto mo na isda, tapos meron kang bigas, papalit mo yung bigas, tapos yung isda, bibigay sa'yo. Kung meron kang gulay, tapos kailangan mo ng prutas, mag-exchange kayo, bibigyan kang prutas. Barter lang, di ba? So, until dumating ang time, ang history niya is naisipan ang tao gumawa ng ano, currency, which is ito na, nag-evolve. Ang una, naging gold. Diba? Tapos, eventually, naging paper money. Okay, yung mga ginagamit na natin ngayon na money. And then, ngayon may mga digital currencies na rin. Diba? Tapos, meron na rin stocks. Diba? So, itong pera na to, basically, ang ginagawa nito is tinutulungan niya tayo makabili ng mga necessity at mga kailangan natin sa buhay. Okay? So, itong pera, hindi naman siya good or evil. Nasa kung paano mo na lang siya ginagamit. So, basic lang naman to na idea kung ano ba yung pera. So, itong pera, kailangan natin. Okay? Sa mga tao nagsabing, kailangan ng pera is nahihibang lang po sila. Okay, or na miseducated lang. Lahat ng tao kailangan ng pera. Yun nga lang, is kailangan mong pag-aralan paano ito magawa, o paano ito kunin, o paano magkaroon ng pera. Hindi kasi pwedeng basta-basta ka na lang ano eh. Alam mo yun, magnakaw. Negative po yun. Okay. So, yung pera is a medium of exchange na kailangan natin. At pwede mong pag-aralan paano ito gawin. Okay. So, anyway, sa mga susunod natin pag-uusapan is magkakaroon kayo most likely ng mga additional sources of income at magkakaroon matututunan paano mag-manage ng pera maayos at magkaroon madagdagan pa income nyo. Gusto nyo ba yun? Okay, so ayun yung pag-uusapan natin. So, yan. May nagsabi dito si Petronella Mata, sabi niya, nag-slim na daw ako. Of course, I'm doing intermittent fasting aside from not eating sugar. So, ano yung intermittent fasting? Alimbawa, kumain ako ng gabi. Let's say, kumain ako ng 9 o'clock ng gabi. Ang next kain ko na, after 15 hours, mga alas 12 ng tanghali, next day. Pag ganun ginagawa mo, nawawalan ka ng mga at least 1 pound a week. Okay, 1 pound lang, pwede no, di ba? So anyway, pag proceed na tayo sa ating pag-uusapan kung
paano ba tayo magkakapera? Okay? So, before natin pag-usapan yun, paano tayo magkakapera, siyempre, na-realize yun ako na yung pera. So, bago natin pag-usapan yung ano, paano tayo magkakapera, diba? Kung hindi nyo parapuntahan yung isang page, yung pera ni Juan, doon matututuran kayo about money matters. Okay? Pero, tonight, papasimple lang natin. Ngayon, pag-usapan natin, meron tinatawag na assets, may tinatawag liabilities, expenses, diba? Savings. So, ano ba mga to? Pag-uusapan natin. Okay? Number one, ang asset is anything na nagpapasok ng pera sa bulsa mo. Okay? Anything na nagpapasok o nagdadala ng income sa'yo. For example, yung work, asset yan. Kasi nagkakaroon ka ng pera. Kung may business ka, asset yan. Nagkakaroon ka ng pera. Kung may paupahan ka, asset yan kasi nagkakaroon ka ng pera. Okay? Kung let's say model ka, tapos mukha mo yung asset mo, pinabayaran ka doon, nagkakaroon ka ng pera. Diba? So, ayan yung asset. Anything na papasok ng pera sa bulsa mo. Next, pag-usapan naman natin is itong tinatawag na liabilities. Liabilities, ito yung mga bagay na binili mo, tapos naglalabas pa ng pera sa'yo. For example, bumili ka ng bagong phone. Diba, marami may networker na babaliw, bumibili ng phone, tapos malaking chunk ng income nila nawawala, ano nangyayari? Yung phone nagiging liability. Bakit? Pag bumili ka ng phone, hindi ka kumikita dyan. Kasi everyday niloloadan mo yan. So, nagiging liability siya. Pag bumili ka ng sasakyan, tapos buwan-buwan mo siya binabayaran at nagpapagas, liability po yan. Kapag po ikaw meron kang cable, o may Ralco, or internet, liability mga yan. Kasi binili mo, tapos naglalabas pa ng pera sa'yo, nakakaltas ng kabuwan-buwan. Okay. So, ayun po yung liability. Mga bagay na pag binili mo, nababawasan ka pa ng pera. So, ang problem, marami mga tao kaya naghihirap kasi hindi nila alam yung mga ganito. Okay? So, next na pag-usapan natin is, ano ba definition ng income? Siyempre, yung income, basically, is kung kumikita ka, ayun yung income mo. Self-explanatory. Expenses is gastos. Diba? So, ang mga mahirap, kaya daw lagi mahirap kasi ang mindset nila saan naka-focus. Naka-focus sila lagi. Gumastos at bumili ng mga liabilities. Okay? Mag-lifestyle, mag-bumili ng mga bagay, mga stuffs na hindi naman kailangan para yumaman. On the other hand, ang mga mayayaman, kaya lalo yung mayayaman, is because bumibili sila. Nilalagay nila yung pera nila sa mga assets, sa mga negosyo, sa mga investment, kaya lalo sila kumikita ng pera. Okay? So, ayun muna yung definition natin ng mga terms natin, mga financial terms, okay? Before tayo mag-proceed sa mas malalim. Okay, so, anyway, before tayo mag-proceed sa next part natin is paano ka ba magkakapera, kikita ng pera, okay? I-type mo naman ano na-realize mo dun sa mga pinag-usapan natin, which is yung pera, asset, liability, expenses, saka income, okay? I-type mo naman ang na-realize mo dun. Okay? So, Karina Kadikbak, watching from Bunay. Kamusta? Daisy Cagayana, kamusta ka? Sarian ulit, Marisa Carrera, Marilu Veloso, Christopher Zid Pantay, Rixte May Pinoy, Mark Pichay, Sunny Presa. So, kung kakatunin mo lang, diba, share mo to sa wall mo para yung mga friends mo, downlines mo, crosslines mo, may benefit din. Si George Rivera, dami ko pala liabilities. Malaking factor kasi, George, pag halimbawa, pinalaki ka sa family na hindi businessman family mo, malaking possibility na mahilig ka magbibili ng mga bagay. Okay, na hindi mo kailangan. Kaya ganun. Pero normal lang yun. Kaya natututo ka ngayon para baguhin yung landas ng pamilya mo. Diba? Sa'yo magsisimula. So, ayan. Sabi ni James, build assets po dapat. Tama, you have to build assets. Matrabaho. Matrabaho mag-build ng assets actually.
marami kang skills na financial skills na kailangan. Especially in sales skills mo and people skills. Kasi hindi biro mag-build ng asset. Mas gusto ng mga tao, lalagay nilang pera sa insurance, sa mga bagay na walang gagawin because they're too lazy to build an empire. Okay? So Jasmine Abis de la Cruz from Brunei, April Nuwaj, mabili tayo ng bagay na kala mo napaka-useful, sad but truth is lalo napapagastos. Ana Calderon, hello Marco, sabi niya. Mary Labarias, yan, realize dapat mas marami pang asset. Okay, tama yan, maganda maraming asset, pero bibihira mga Pilipino may mga asset. Okay. Another example ng asset, kung meron ka phone, tapos yung phone mo, ginagamit ito pambenta, pag-recruit, kumikita ka. Kesa yung, wala lang nangyayari, di ba? Wala kang kinikita, gumagastos ka lang, naglo-load ka. Si Sandra, isa pala ako walang assets. So tonight, matutuwa mo na magka-assets. Si Nathaniel Susa, sabi niya, kung may existing na smartphone, pero luma na, lalo na kam, bumabagal ko, ano. Okay, tama. Si Merly, na-realize ko yung sobra mo pang tulong to the point na halos wala na matira. Too much liabilities incurred. Mali naman yun na tumutulong ka na wala kang natitira sa'yo. Eh, paano ka makakapag-build ng assets, di ba? Si Lizelle Cantones, sabi niya, ang phone app, Marco, it ginagamit sa business, kikita. Tama, naging asset siya. Okay, so magpo-proceed na tayo. So next part natin is paano ba tayo kikita ng pera? So natutunan nyo na yung mga definition, di ba? Okay, so, okay. I-introduce ko kayo sa very basic na alam nyo na, which is yung cash flow quadrant ni Robert Kiyosaki. Okay, ano ba ito? Yung cash flow quadrant niya, nahati sa apat. Okay, number one, employment. Ibig sabihin ng cash flow, ha, nagpapasok ng cash. Okay, nag-flow ng cash sa bulsa mo. Okay, ayun ang ibig sabihin ng cash flow quadrant. Number one, employment. Okay, E. Okay, ang employee, pinagpapalit niya yung services niya, yung tipag at tagod niya sa isang kumpanya o boss, tapos pinabayaran siya kapalit nun. Okay, at kumikita siya. Okay, may cash flow dun. S is self-employed. Ito po yung mga professional, mga graduates ng mga professional courses like engineering, doctor, architecture, law, accounting. At yung professional nila, binabayaran sila services nun. So, nagpapasok uli ng cash. Okay. Another example ng cash flow is yung business. Pag may business ka, traditional, network marketing, franchising, or corporation. Etong mga bagay na to, pag napatakbong maayos, nagpapasok to ng pera sa'yo. Cash na pera. Okay? Everyday. Kahit may simpleng tindahan ka lang, nagpapasok to everyday ng cash. And lastly, letter I, which is investment. Investment, ito po yung mga naglagay ka lang ng pera or yung pera mo, kumikita pa para sa'yo. Okay? So, for example ng investment is, let's say, yan, meron kang real estate, meron kang stocks, meron kang gold, meron kang forex, foreign exchange, meron kang bitcoin, at mga iba't iba pa. Okay? Mga ganun. So, mga investment po mga yan. So, pag-uusapan natin ngayon, yun nga, kung ano ba yung mga paraan para kumita ng pera. So, itong apat na to, napakita ko sa inyo, which is, yung pwede ka magtrabaho, self-employed, pwede ka mag-self-employed, mag-business, or mag-investment. Ngayon, hindi lahat ng tao pwede makapag-business agad dahil nga, syempre, hindi lahat skilled sa ganun. So, ngayon, yung next part, pag-uusapan natin na mas malalim kung paano ba tayo kikita ng pera kung nasan man tayo. Okay? So, yan. So, bago ako mag-proceed sa ating next na pag-uusapan, diba, i-share muna ano yung na-realize mo dun sa tinatawag nating cash flow quadrant before tayo mag-proceed. Ano yung na-realize mo, share mo naman. Okay?
sa mga ka-tune in lang, kamusta po? Magandang gabi. Tonight, ang topic po natin is how to make money. Okay? So, ayan, i-share nyo ito sa wall nyo, sa mga friends mo, group chat o groups para mag-benefit yung iba. So, ayan. Batiin ko muna iba, sila Jay Matao from Saudi, Jeline Estopia, Percival de Guzman watching from Tarlac, Carmen Sario from China, Rolita Grace from Jeddah, Leonila Jackson from Kuwait, John Denver, si Joan Guillermo from Tarlac, Bench Figueroa, Vivian Seki from Japan, Bench, si Nathaniel Jesusa, masarap pala maging investor. Tama. Okay. Si Jesus Tonggol, kamusta po? From Tarlac. Ayan. Si Ate Grace Estrella, from Tarlac, kamusta? Ayan. Si Jack Magno, from Davao. Sabi ni, ano, masarap na maging investor. Tama. Lalo na pag marami kang pera kasi yung pera mo, kumikita pa ng pera para sa'yo. Okay. Marami-rami ibang form ng investment. So, si Florence Valencia, business and investment. Hindi ko nagigits. Marlon Manlutak, dapat isahod natin kung employee tayo, dapat mag-save. Yan yung na-save, bilhin ng asset. Focus sa asset na papasok ng pera. Si Roda Sikat, si Sunny Presa, if kasali ka po sa cooperative, asset na po ba yun? Pero naglalagay ako ng pera, di umuutang, insurance din po siya. Oh, kasi yung cooperative ang goal niya, kumita lahat ng members eh. Investment din yun. Don Price, my watching from Arkansas. Abby Rivera, watching from KSA. Okay. Okay. So, anyway, papansin mo yung mga iba, yung may mga iba't ibang kuro-kuro. Maganda po talaga mag-business, pero hindi naman dahil employee ka, masama na yun. Okay? Kasi pwede ka rin naman mag-employee, tapos may business ka, self-employed ka, may business ka. Ang kagandahan, parang dalawa source of income mo, employee tsaka business. Diba? Or kung halimbawa employee ka, tapos nag-save ka na yun na pera para mag-business, tapos nag-save ka ulit para magkaroon ng investment na lupa, ganun o. Other business na tindahan. May tatlong source of income ka. Okay, so ayan. So, sabi ni Imelda Rivera, mas okay pag unahin mag-invest ng asset para pag nawala ng income, meron pa rin kapit at hindi umuutang. Correct. Well, Son Rosimo, OFW is not a good asset. Tama ba, sir? Actually, ano, it's a good asset sa umpisa. Okay? Kasi syempre, malaki sahod ng OFW kahit pa paano, makaipon ka para makapag-invest ka ng business. Okay? Kasi ano nang pag-invest mo, wala kang pera. Okay? Si June Carlo Fababir, na-realize ko na gusto ko pa talaga matupad pangarap mo, dapat nasa right quadrant ka. Medyo subjective yan kasi meron akong mga kilalang doktor malalakas ang sahod. Diba? Matupad siguro mga partner, lalaki ng mga bahay nila eh. Okay. Dan Pambilia, yes, tama po up. Do not rely on single income. Tama, tama si Dan. Huwag ka na mag-rely sa single income. Pwede naman employee ka, tapos may business ka din. Diba? Self-employed ka, may business ka din. Marami ka dapat, lahat ng dapat ginagalawan mo eh. Kung pwede nga, apat yung source of income mo. Business, employee, self-employed, investment. Mas malaki mamamaximize mo yung income mo nun. O yung pagkakitaan mo. Magiging busy ka nga lang, diba? So yan, okay. So ngayon, napag-usapan na natin yung apat na klase na pwede mong pagkakita. Okay, o mag-generate na income, diba? Is yung kumbaga employment, self-employed, business saka investment. Daisy Kagayanan. Naku, mali pala ako. May store ang asawa ko. Propilit ko ipasara para mag full time sa networking. Mali po yun.
maganda nga, ano, marami kayong source of income. Diba? Kasi pag marami kayong source of income, mas marami kayong potential na pwede kitain. Okay? Kesa yung ano, papasarado mo yung wag. Sayang. Diba? Lahat ng mga mayayaman, marami pong negosyo, hindi lang networking. Maski mga company owners, may iba't iba silang business, hindi lang networking. Diba? Si Jay Genota, na-realize ko sensei na kapag nasa left side quadrant ka, mas malaki effort mo, pero yung time mo pinakamasasayang. Iba pa rin pag nasa investment or leverage system. Correct. Tama naman yun. Yan. So, yung iba kasi parang, ano eh, nababali masyado sa networking. Tama ang networking, another form of business siya. Pero hindi naman sinasabi na hindi ka pwede mag-business ng iba. Ang sinasabi lang, pagbutihin mo yung networking business mo, para makapag-business ka pa eh, malalo kung wala ka ibang business. Okay? Tama. Dagdag income yun eh. Para kang ano nga lang, pag may tindahan ka, para kami ano, self-employed, kasi ikaw nagbabantay ng tindahan eh. Pero diba, sabi mo na sa tindahan mo, meron kang ano, 2,000 per day na income. Tapos sa network mo, meron kang 2,000 per day din. Malaking tulong po yun sa isang family. Maging practical po tayo. Okay? Si Jeffrey Desus, thanks sa maraming learning, sabi niya. Ngayon, kung nagne-network ka, tapos meron pang ibang business, time management lang talaga. Maraming kasi mga tao na, of course, hindi alam para may manage yung time. Pwede ka na mag-delegate ng tao eh. Pwede ako munang ano, assistant, yaya, o tagabantay, gano'n. Para diba, makapaggawa ka pa ng ibang business mo. Okay? May iba po kasi na-apply, Sir Marco, sinasabi nila na iwan yung isa para daw makafocus. Ano, para sa akin, mga makikitid na utak na apply niyan eh. I mean, dapat ano, dapat mag-focus ka sa business. Which is, kung ibig sabihin, diba, nag-network ka, meron ka tindahan. Harap na lang somebody na magbabantay doon para dalawa source of income mo. Sabi ni Don Mice, oo nga no, tama ka sir, i-invest ko yung bayad ng video po kasi walang interest ang deposit. Okay. Okay? So anyway, mag-move on na tayo sa ating pag-uusapan. Okay, ngayon na parang nakikita ng pera. So before tayo, ano, pag-usapan natin yun, meron lang crucial na i-share sa inyo. Okay? Number one ang gagawin mo, dapat mag-invest ka sa kaalaman pagdating sa pera. Sorry for the term, okay? Pero marami pong Pilipino, bobo po pagdating sa pera. Okay? Kasi hindi po tayo lahat pinalaki sa negosyanteng pamilya. Hindi po tayo lahat pinalaki sa mayaman na pamilya o sa pamilya na marunong sa pera. Madalas empleyado po mga Pilipino. So, ibig sabihin, dapat mag-invest ka sa kaalaman mo pagdating sa pera. Pinaka-tip ko, kung may kilala kang mga mayayaman, makapagkaibigan sa kanila, makapagkwentuhan paano kumita ng pera. At the same time, magbasa ka ng mga libro para mag-increase yung kaalaman mo sa pera. Kasi kung may kaalaman ka sa pera, di ba, mas malaki ang chance mo kumita ka. Kung wala kang alam sa pera, wala ka rin kikitain. Clear po tayo dun. Okay? So anyway, sa mga kaka-tune in lang, diba, mag-proceed na tayo sa ating next na pag-uusapan is paano ba tayo kikita ng pera mabilis? Alright? So, sa mga ano, ready na? Diba? Type mo naman, yes, I'm ready. So, sa yung next topic natin na pag-uusapan ay yung tinatawag kong speed of money. Sabihin nyo nga, speed of money. Yung bilis ng pera. Okay. Ganito po kasi yan.
pagdating sa pera, kung may pera ka, napaka-importante na ano ba yung pinakamabilis na kung saan kikita ako. Okay, kasi pag yung pera mo, for example, mabagal ang dating, is mabagal din yung income. Okay, yung balik. Okay. For example, naglagay ka ng pera sa lupa, tapos yung lupa mo, hindi naman kumikita. Diba? After mga 2 years pa, o 5 years, mabagal po nun. Okay? Kung bumili ka ng investment, let's say stocks, tapos after 10 years ka pakikita, okay, bagal po nun. Bumili ka ng gold, diba? O ng digital currency, tapos next month pa, mabagal po yun. Pinakamabilis na paraan para kumita ng pera, alam niyo ba ako, ano? Madali lang po, selling. Pinakamabilis po na paraan yun. Kaysa mag-time deposit ka, o ilagay mo sa insurance, pinakamabilis pong paraan kumita is selling. Bakit? For example, meron ako cellphone, di ba? Bumili ako, kasi meron ako, ano, 10,000 pesos. Yun naman ako, binili ko ng cellphone na mura. Nabili ko yung cellphone, kabili ko dalawang cellphone na, ano lang, 5,000 each. Tapos nabenta ko siya the next day ng 7,000 each. Magkano na kinita ko? Kumita ako ng 4,000 pesos. Imagine mo yun, ha? Sa 10,000 pesos na puhunan, kumita ako ng 4,000 pesos. The next day, ang bilis. No? Eh, po yung tinatawag na velocity of money. Maraming mga tao nabibiktima ng insurance, nabibiktima ng real estate, ng stocks, ng gold, ng ibang digital currencies, o foreign exchange, dahil nga nilagay lahat ng pera doon, tapos hindi kumikita. Eh, familiar ba? May kilala kayong gano'n? Of course, syempre, hindi sila experience sa financials o sa pera, kaya pero nandun lang, nasasayang, natutulog, ika nga. Pinakamabilis na paraan para kumita is through selling. Okay? Kasi nga, pag meron kang pera, tapos bumili ka ng paninda na ibenta mo the next day or today, kumita ka agad. Nagigets po ba? Okay? Pinakamabilis po na paraan. Kaya papansin nyo may mga negosyo ng mga i-check. Mga trading, mga palengke, grocery, hardware, mga tindahan sa palengke. Bakit? Kasi sa palengke, ang bilis ng palitan ng pera. Everyday may nagtitinda, everyday may bumibili. Diba? Kasi naman nakaupo yung pera mo sa banko. Kung meron kang 10,000 pesos sa banko, next year 10,000 pa rin yun kasi nakaupo po siya. Hindi siya kumikita. Pero kung yung 10,000 mo, binili mo let's say ng products sa networking company mo, tapos binenta mo siya after a week, yung pera mo tumubo na. Nagigits po ba yung tinatawag na velocity of money? Okay? So, dapat yung pera mo, iisipin mo, kikita ba ito agad-agad? Kaya masarap po na, kaya nga, nasa business kasi, pwede ka kumita agad. Let's say may tindahan ka. Okay? Meron kang ano, extra 30,000, nagtayo ka ng tindahan, bumili ka ng mga murang paninda sa palengke, binenta nyo sa inyo. Kumita ka agad, naubos yung mga paninda mo, na makapit bahay. Diba? Ano pa ba? Bumili ka ng ano, ng mga murang mga damit, may sa divisoria. Tapos binenta mo sa mga kaibigan mo, may tubo, kumita ka agad. Ayun po yung tinatawag na velocity of money or speed of money. Mabilis po ka kumikita agad kaysa yung mabagal. Diba? Siyempre, yung mga iba, sabi, ang hirap naman, magbebenta ako. Eh, ano ba gusto mo? Employee. Employee, after a month ka pa sasahuran, ang tagal po nun. Diba, minsan delay pa. Pero kung nagsiselling ka, may selling skills ka, mabilis po yung conversion ng pera. Okay, gets po ba? Okay? So, napaka, ano po to, simple lang, pero maraming tao po yumaman dito. Kung titignan mo lahat ng bilyonaryo, yung mga businesses po nila, nag-generate po na yung daily income, yung, kumbaga dahil nga, nga diba, mabilis ang palitan ng pera. Okay. Wag mong gagawin yung iba na nagkakamali na nilalagay nila lahat ng pera nila sa isang investment, isang property, diba, sa stock market, sa insurance, na natutulog lang. Huwag po kayong magpaniwala sa mga ganun, di ba? Iniisaan lang nila kayo para sa akin, ha? Kasi pinaka-basic, mabilis na kitaan, magbenta, magtinda. Wala na pong iba, okay?
Kaya napakaalaga na maintindihan mo tayo. Kasi pag alam mo kung paano gumagalaw yung pera, mas mabilis ka kikita. Okay? Kaya for example, ba sa maganda networking, di ba? Bakit maganda ang mga kumbaga pag-network? Kasi ang bilis ng income ngayon. Join ka ngayon. Bukas may na-recruit ka, isa, income ka agad. Isa may na-recruit agad, income ka agad. Clear po ba? Kaya tayo yung speed of money. So dapat maisipin nung paano ako mabilis nakikita. Pag nilagay ko ba sa insurance, kikita ba ako agad? Diba? Pag nilagay ko sa investment, kikita ba ako agad? Diba? So, para sa akin, iba pa rin pag meron kang control. Pag meron kang control, kasi mabilis ang income mo. Sa insurance, wala kang control. Sa stock market, wala kang control. Sa real estate, wala kang control. Sa digital currencies, wala kang control. Kasi yun, ang mga control, mga malalaking mga tao na may control doon. Pero yung limang, bumili ka ng ano, ng mineral water na mura, tapos binenta mo ng may tubo kang piso, may control ka, kita ka agad ng piso. Diba? Nakikigets mo ba yun? Daig mo pa yung banko. Yung banko, pag may pera ka doon, next year wala ka pang income. Diba? Daig mo pa yung stock market. Yung stock market, maghihintay ka pa tumaas yung mga yung investment mo doon. Pero din sa lupa, maghintay ka pa tumaas. Pero din sa digital currency, maghintay ka tumaas. Hindi ko sinasabing mali po mga yun. Pwede ka rin mag-invest doon. Okay? Pero ibang topic naman natin yun. Ang sinasabi ko lang is yung pinakamabilis na paraan para kumita ng pera is cross-selling. So, ano ba? Magaling ka magluto. Mag-ano ka? Luto ka ng pansit. Diba? Puhunan. Tapos ibenta mo. May tubo. Kita ka agad. Diba? Kaya, gawa ka ice candy. Kung meron ka 1,000 pesos, di ba? Ice cream, tinda ka sa lugar niyo, kita ka kagad. Napaka-simple lang nito, di ba? Kaya pwede ka kumita ng ganong kalaking ano, pera. Di ba? Agad-agad. Di ba? So, the question is, gano'ng kabilis kumikita pera mo? Pag nilagay mo ba yan sa insurance, kikita ka bukas. Pag nilagay mo ba yan sa real estate, kikita ka bukas. Pag nilagay mo ba yan sa stock market, kikita ka bukas. Pag nilagay mo ba yan sa banko, kikita ka bukas. Pag nilagay mo yan sa forex o sa bitcoin, kikita ka pa bukas. Natin alam, di ba? Pero ang alam ko, basta pag bumili ako ng paninda ngayon, benenta ko ngayon, kita na ako ngayon. Ang bilis ng turnover. Di ba kaya masarap din ano, gumagawa ng ano, negosyo na karinderya? Kasi niluto mo, kinain, ubus na, bayad siya. Napakasimple. Di ba? Ito yung mga simpleng paraan lang na idea para kumita ng pera. So, anyway. Yan. Bago tayo mag-proceed sa ating last topic, i-share mo naman kung ano yung mga na-realize mo sa pinag-usapan natin sa speed of money. Okay? Si Daisy Cagayanan, sabi niya, dati nagbebenta daw siya ng malamig. Laki daw tubo niya. Si Marilo Veloso, cooking is my passion, magaling ako magluto. Na-educate ng business here in SD. Good! Continue mo lang. Income yun. Si K.E. Tesado, direct selling is the best. Yes, bumili ka ng product, benta mo ngayon, kita ka agad. Sharing siya doon. Interesado ako sa karinderya. Yan. Deal na makarinderya, marami yung tinda ka sa palengke, yung gulay, yung prutas. May mga fast-moving na products. Okay. Aside pa sa network mo, of course. Sa network mo, I mean, eh, kung may everything, may nabibenta kami, na-recruit malaking kita yun, di ba? Si Ana Calderon, the fastest way to earn is through selling. Sir, maganda po idea for good na business. Sir, maganda ba idea ko for good na para mag-business na lang? Hindi ko alam kasi lahat ng ideas actually maganda. Maraming yumaman sa iba't ibang klaseng business. Nasa iyo lang kung makapatago mo na maayos. Si Dwight Santos, family business po namin dati maglako ng tusino. Yan. Okay yan. Hindi nga lang kumakain na tusino. Maricel Cruz Soli, salamat po sa idea. Now I know maganda pala talaga buying sell business aside from networking. Yes, yung selling business, alam mo, sinangunang panang bay maraming kumita ng malaki, billion-billion.
sabi ni Jasmine, selling nga app the best feed ang kitaan. Lalo na sa bayan ng tamang discount. Okay. Kaya malaki talaga kikitain mo pag marunong ka magbenta eh. Kasi people skills po yun. Okay? Tumatakbo po ang stock market dahil may mga tao nagbebenta at bumibili. Ayun lang kasimple yun. Si Peña Fel Rosana, na-realize ko tama pala ginagawa ko. Tinda ako ng beauty products at mga HK products. May kita na, may network pa ako. At tubo, roll ko ulit. Very good. Yayaman ka dyan, tuloy mo lang. Yan. Realize daw ni Mary, dapat marami ka idea about selling techniques. Okay. Rodita Sonsing, tama sinasabi. Pareho tayo mag-isip. Ganyan. Kaya ganyan ginagawa ko. Correct. Okay. So, anyway, yung next na pag-uusapan natin is yung topic natin next week. Yung topic naman natin next week, mas malalim natin pag-uusapan is yung ano ba yung tinatawag nilang ano, iba't ibang mga kumbaga asset classes, okay, which is next week yun, yung mga iba't ibang paraan para mas kumita ka ng maraming pera. Pero today, yung pinaka basic lang muna pinag-usapan natin, mga for example, yung money, asset, liabilities, expenses, income, di ba, so investing your knowledge, at the same time, is yung speed of money. Okay, so next week, pag-uusapan naman natin yung ano, magandang topic ulit. Okay? May iba't ibang asset classes. Pero before that, sa July 1, nasa La Union po ako. Kontakin niyo si Sir Jazz. Ipo-post ko naman sa wall ko. Meron akong book launching ng Great Networking Secrets. So, taga Ilocos ka, taga Baguio ka, taga Pangasinan ka. Abangan niyo po, kukunta po ako doon. May ipo-post ko naman sa wall. Sa La Union po, July 1. Next month, nasa Hong Kong naman ako. So, kita-kita po tayo dyan, okay? So, yun lang. Alongside making money, I decided to make a difference. This is Marco Maliari. See you again next time. Dito po sa Behind Networking.